Kumusta mga Lodi Bells? Ang mga kabanatang ito ay rated SPG. Kaya sa mga magugulang dyan, bantayan ang mga sarili, haha. Kabanata 76 ang salarin. Kakarampot lamang. Tugon ni Bill. Akira, magpasalamat ka sa Young Master. Bigkas ni Akiko. Umupo ng tuwid si Akira at agad na yumuko at nagpasalamat. Young Master, salamat sa pagliligtas sa akin. Ika ni Akira. Haha. Mas masarap pang kinggan ang Oni-san kesa sa Young Master. Ika ni Bill. Talaga. Pwede kitang tawagin na Oni-san? Tanong ni Akira. Oo naman. Ilang taon na ba ang Akira? Tanong ni Bill. 17 taong gulang. Sagot ni Akira. Mabuti. Sagot ni Bill. Agad namang dumating ang guardian na pinatawag ni Dominic at agad na nag-report kay Dominic. Bill. Tawag ni Dominic. Andito na ang mga guardia. Ika ni Dominic. Magaling. Simulan agad ninyong tignan ang mga nagtrabaho sa hospital. At agad na hanapin ang salarin. Utos ni Bill. Okay. Ika ni Dominic sa kainutusan ng mga guardia. Agad na umupo si Bill sa kama ni Akira saka nagtanong. Akira, paano ka nakatakas sa kamay ng mga taong iyon? Tanong ni Bill. May isang babae na tumulong sa akin. Kinaligin niya ako at pinatakas. Kwento ni Akira. Isang babae. Ano ang kanyang itsura? Sinabi ba niya ang kanyang pangalan? Tanong ni Bill dahil siya ay may hinala na sa lahat. Simula ng aksidenteng tamaan sa mukha ng bato si Ismes, siya ay may haka-haka na tinulungan siya ng Diyosa ng swerte at kapalaran. Sumagot si Akira na parang hindi sigurado. Ang kanyang itsura ay matangkad na may itim na buhok. Ang kanyang mga mata ay maamo at ang kanyang pangalan ay hindi niya pinaalam. Kwento ni Akira. Hindi ito ang inaasahang sagot ni Bill. Dahil ang kilala niyang Diyosa ng swerte at kapalaran ay hindi itim ang buhok at ang kanyang mata ay singkit. Kung gayon, sino kaya ang babaeng tumulong sa'yo? Ika ni Bill. Hindi ako sigurado. Ika ni Akira. Teka. Bakit ang fluent ninyo sa pagsisilita ng aming lengguahe? Tanong ni Bill. Dahil dito kami nanatili ng mahabang taon. Ako at ang aking ina ay mas matagal na malagi dito sa Colored Nation kesa sa bansang Japan. Bigkas ni Akira. I see. Kaya pala maalam kayo magsalita ng aming lengguahe. Ayon kay Bill. Bakit nga pala kayo nasa Ridgewell City? Tanong ni Bill. Hinahanap namin ang aking ama. Bigkas ni Akira. Tumingin si Bill kay Akiko na parang nagtanong. Tama, Young Master. Ang aking asawa ay nasa Ridgewell City. Ika ni Akiko at nagkwento. Noong ako ay nasa bansang Japan. Nakilala ako ang aking asawa nang siya ay nasa isang misyon. Ilang araw lang kami nagkakilala ngunit agad na nahulog ang aking loob sa kanya. Ngunit dahil sa kanyang misyon at sa mamamatay tao na iyon, nagpaalam siya sa akin at hindi na kami nagkita pa. Parehas lang kami noon na 18 taong gulang noon. Sinabi niya sa akin na taga Colored Nation siya ngunit hindi niya sinabi ang kanyang bayan dahil agad kaming inatake ng isang mamamatay tao. Pinatakas niya ako habang nilalabanan ang mamamatay tao na iyon. Hanggang hindi ko na siya nakita. Kwento ni Akiko. Anong pangalan ng iyong asawa, baka matulungan ko kayo? Tanong ni Bill. Ang pangalan ng aking asawa ay... Ngunit bago pa man matapos ang pagsisilita ni Akiko, agad na dumating si Dominic at sinabi. Bill. Nakita na namin ang mga salarin. Bigkas ni Dominic. Agad na tumayo si Bill at hinimas ang yulohan ni Akira saka sinabi. Magpagaling ka. Kung kailangan mo ng anumang tulong, tawagan ako kaagad. Andito lang ang iyong Oni-san. Bigkas ni Bill saka naglakad palabas ng kwarto ni Akira. Salamat, Oni-san. Ika ni Akira. Salamat, Young Master. Bigkas ni Akiko. Tumingin si Bill sa mag-ina at ngumiti. Paglabas ni Bill, agad siyang sumunod kay Dominic. Nagpunta sila sa isang kwarto at nuroon ang mga guardia. Pagpasok ni Bill ng pinto, nakita niya ang tatlong tao na nakaupo at ito nga ay mga bulag. Dalawang nurse na lalaki at isang babaeng doktor. Agad na umupo si Bill sa harapan ng tatlo saka tinignan kung ang kanilang pagkabulag ay dahil sa kanyang sumpa. Nang mapag-alaman niyang galing nga ito sa kanyang sumpa, agad siyang nagtanong. Kilala ba ninyo ang boses ko? Tanong ni Bill. Opo, opo, Panginoon. Sagot ng tatlo. Bakit ninyo ako minamatsyagan? Tanong ni Bill.
Makikita ni Bill kung nililinlang lang siya ng tatlong ito kaya hindi sila pwedeng magsinungaling. Young Master, doon ka lang namin makikita. Hindi ka namin malapitan kaya lihim ka naming pinapanood. Ika ng babaeng doktor. Nakita ni Bill na tila hindi naman nagsisinungaling ang mga ito kaya agad muli siyang nagtanong. Bakit kayo naglagay ng mga spy camera sa mga piling kwarto? Tanong ni Bill. Young Master, hindi kami naglagay ng spy camera na iyon. Nakita lang namin ang sekretong kwarto na iyon at doon namin natuklasan na may mga lihim na kamera ang ibang kwarto dito sa hospital. Bigkas ng isang nurse. Hindi nagsisinungaling ang mga ito kaya labis nagtataka si Bill. Tinaplos ni Bill ang mga mata ng tatlong ito saka bumalik ang kanilang paningin bigla-bigla. Nakita naman ng lahat ang ginawa ni Bill kaya labis din silang nagulat. Lumuhad ang tatlo saka nagpasalamat. Young Master, maraming salamat talaga, maraming salamat sa iyong kabaitan. Ika ng tatlo. Dalhin ninyo ako sa kwartong iyon. Bigkas ni Bill. Opo, Young Master. Tugon ang tatlo at mabilis na naglakad ang tatlo papunta sa isang maliit na storage room at agad na tinulak ang isang lihim na pinto at meron ngang kwarto sa loob. May mga monitor sa kwarto na mahigit sa 20. Kaya agad na pinatawag ni Bill si Gina kay Dominic. Agad namang tinawag ni Dominic si Gina na nasa kwarto pero sa hospital kasama ang iba pang asawa ni Bill. Pagdating ni Gina agad siyang inutusan ni Bill na tignan kung may mga files na sekreto sa computer na kumukonekta sa mga lihim na monitor na ito. Agad namang umupo si Gina at binuksan ang mga files. Hindi rin nagtagal nalaman ni Gina na mayroong mga connector ang mga monitor papunta sa isang lokasyon. Bill. Ang mga files ay direktang pinapadala sa isang lokasyon. Ika ni Gina. Saang lokasyon? Tanong ni Bill. Sa 15th Bull Street. Isang lumang station ng radyo. Bigkas ni Gina. Okay, okay. Dominic, ikaw na ang bahala dito at tanggalin ang lahat ng spy camera. Ako na ang bahala sa taong nasa Bull Street. Ika ni Bill. Gina, bumalik na kayo sa bahay. Ika ni Bill. Okay, kopyahin ko muna ang mga files at ipapadala ko sa aking mga files. Ika ni Gina. Okay. Ikaw ang bahala. Aalis na muna ako at ipaalam sa iba. Bigkas ni Bill saka binigyan ng halik si Gina. Lumabas si Bill at ang mga gwardiya ay nakahilera sa dalawang linya at lahat ay nakayuko. Pinapanood sila ng mga pasyente at mga iba pang tao sa hospital. Kailangan ba ninyo ng kasama, Young Master? Tanong ng mga gwardiya. Hindi na kailangan. Dom, pahiram ng sasakyan. Ika ni Bill. Agad namang binato ni Dominic ang susi kay Bill. Nakita ni Bill si Leonard saka binigay ang susi ng kotse saka sinabi. Terry, sumama ka sa akin. Ika ni Bill kay Leonard, dumiretso sila sa labasan kung saan nakapark ang mga kotse ng mga doktor at maging ang kotse ni Dominic. Agad na nagmaneho si Leonard palabas ng parking lot. M. Young Master. Ang inyong lolo ba ang nagmangkahin na ako ay magtrabaho sa inyo? Tanong ni Leonard. Oo. Ika ni Bill. Maraming salamat, Young Master. Saan tayo pupunta? Tanong ni Leonard. Sa 15th Bull Street. Ayon kay Bill. Okay, Young Master. Sunod ni Leonard at agad na nagmaneho ng mabilis. Ilang minuto lang ay nakarating na sila sa Bull Street at agad ding bumaba si Bill sa kasinabi kay Leonard. Mag-aantay ko lang dito at babalik ako kaagad. Bigkas ni Bill. Young Master, sasamahan kita. Tugon ni Leonard. Hindi na kailangan. Bantayan mo lang ang sasakyan at kung nais mo, kumain ka muna. Ika ni Bill saka naglakad mag-isa. Napabuntong hininga si Leonard nang malaman niya ang ugali ni Bill. Hayes. Ibang-iba ang Young Master sa personal. Ang akala ko ay isa lamang siyang spoiled brat katulad sa mga binabalita. Ngunit mas mukha pa siyang Ginoo kesa kay Congressman Gary. Yusisi ni Leonard sa kanyang puso. Samantala, naglakad si Bill papunta sa lumang radio station. Hindi naman nahinto ang serbisyo ng radio station ngunit bihira lang sila maglabas ng balita. Hindi man nakikinig ng radyo si Bill ngunit alam niyang ginagamit ng isang tao ang mga usapin na naririnig at nakukuha nito sa mga pag-uusap ng mga taong pumupunta sa hospital. Kung maglabas siya ng balita, malamang na may ipapakita siyang ebidensya kung sakaling may magtanong. Agad na pumasok si Bill sa radio station at tinignan ang kanyang cellphone.
Sinabi ni Gina kung saan mahahanap ang mga files at agad naman itong pinuntahan ni Bill. Pagpasok ni Bill sa isang kwarto, naabutan niya ang isang lalaki na may matabang pangangatawan at tila nakatutok ito sa kanyang laptop. Lumapit si Bill sa matabang lalaki at tinignan ang ginagawa nito. Hindi naman napansin ng matabang lalaki na pumasok si Bill at nasa likuran na niya ito. Nakita ni Bill ang ginagawa ng mataba at tila nililipat nito ang file sa kanyang laptop. Kaya dali-daling hinahawakan ni Bill ang tenga ng lalaking mataba sa sinabi. Ikaw pala ang salarin sa lahat. Ika ni Bill sa kapiningot ang tenga ng matabang lalaki. Array! Array! Bitawan mo ako, sino ka ba? Tanong ng lalaki. Ako. Hindi mo kilala kung sino ako. Tanong ni Bill. Binitawan niya nagtenga ng lalaki at agad namang nakita ng lalaki kung sino ang pamainggit sa kanyang tenga. Boss Elite. Bigkas ng matabang lalaki. Hindi ka nabulag, ibig sabihin recording lang ang pinapanood mo. Ika ni Bill. Tatatama kayo. Bigkas ng mataba. Ano ang pangalan mo at bakit ka naglagay ng mga spy camera sa hospital? Tanong ni Bill. Ako si Nico at dati akong head maintenance ng hospital. Ginawa kong lagyan ng kamera ang mga pribadong kwarto at mga opisina ng mga boss dahil sa tinanggal ako noon sa hospital sa kasalanan ng hindi ko ginawa. Hinahantay kong magkamali ang mga taong dahilan sa pagtanggal sa akin sa trabaho. Ngunit iba't ibang baho ang natuklasan ko habang naghahantay sa mga taong iyon. At ang mga bahong ito ay isisiwalat ko ngayon, ika ni Nico. Pag ginawa mo yan, madadami ang hospital at masisira ang pangalan ng hospital. Ika ni Bill. Anong pakialam ko kung masira ang pangalan ng hospital? Tinanggal ako sa hospital bilang head maintenance tapos aalalahanin ko pa kung masira ang pangalan ng iyong hospital. Ika ni Nico sa galit na tono. Okay. Gawin mo. Bigkas ni Bill. Talaga. Ika ni Nico at kunin na ang kanyang laptop. Ngunit agad na nawala si Bill pati ang laptop sa harap ni Nico. Bibigyan kita ng trabaho. Kung papayag ka. O kung ayaw mo naman, ipakukulong na lang kita at ibibigay ko ang laptop na ito sa pulis upang maging ebidensya. Bigkas ni Bill. Nagtanong si Nico para malaman kung anong trabaho ang ibibigay sa kanya ni Bill. Anong trabaho? Tanong ni Nico. Dahil magaling ka magmatyag, bakit hindi ka magtrabaho sa aking grupo na kung tawagin ay Bravo Site? Ika ni Bill. Ayoko. Hindi ako nagtrabaho sa maraming tao. Kung gusto mo akong magtrabo bilang hacker o spy, gagawin ko, ngunit gusto ko magtrabaho mag-isa. Ika ni Nico. Okay. Walang problema, basta susundin mo ang utos ng aking asawa na si Gina. Ika ni Bill. Walang problema sa mga utos, basta huwag ninyo akong tatanggalin ng walang dahilan. Ika ni Nico. Hindi ako kagaya ng iniisip mo. Kung pumapayag ka sa aking panukala, umalis na tayo dito at ibigay mo ito sa aking asawa. Ika ni Bill sa kainabot ang laptop. Masusunod. Ika ni Nico na biglang bumait ang tono. Silang dalawa ay naglakad papunta sa kotse kung asaan si Leonard. Nakita ni Leonard si Bill kaya dali-dali siyang tumayo at lumabas ng kotse saka binuksan ang pinto para papasukin si Bill. Nakita ni Leonard ang isang matabang lalaki na sumusunod sa likod ni Bill kaya agad niya itong hinarang at tinanong. Bakit mo sinusundan ang aking Panginoon? Tanong ni Leonard. Agad na nagsalita si Bill. Leonard, simula ngayon magtrabaho na si Nico sa Elite. Tere na at umalis. Ayon kay Bill. Masusunod yung master. Bigkas ng dalawa. Nang makasakay sila sa sasakyan, si Nico ang nagmaneho. Yung master, saan tayo pupunta? Tanong ni Nico. Pumunta muna tayo sa hotel. Ika ni Bill. Dumiretso nga sila sa hotel at hindi rin nagtagal doon na sila nananghalian. Dahil punit-punit ang damit ni Bill, agad siyang pinahiram ni Jacob ng damit. Pinakilala din ni Bill si Jacob kay Leonard na magiging driver ni Master Rim. At si Nico na magpetrabaho kay Gina. Pagtapos kumain, dumiretso sila sa bahay na I at pinakilala din ni Bill ang lahat sa bahay na I kay Leonard at Nico. Gina ito si Nico. Siya ang salarin sa kaganapan sa hospital. Simula ngayon magpetrabaho na siya sayo. Master Rim ito si Leonard ang iyong magiging driver. Kailangan mo ng driver dahil kailangan mong i-promote ang martial arts school sa iba't ibang paaralan. Ika ni Bill. Naglabas si Candy ng cheque at agad na binigay kay Bill.
Iniabot ni Bill kay Leonard at Nico ang cheque sa kasinabi. Bilhin ninyo ang inyong mga kailangan gamit ang pera na iyan. Maaari kayong bumili ng maliit na bahay at doon muna manirahan. Kailangan lang ninyo sundin ang pag-uutos ng aking mga asawa at aking pamilya. Ika ni Bill. Agad tinignan ni Nico at Leonard ang cheque sa kanagulat. Tig 1 million ang nakalagay sa cheque. Wow! Totoo ba ito 1 million para lang sa mga kagamitan? Kailangan ba naming ibalik ang sukli? Tanong ni Nico. Hindi na sweldo na ninyo yan para sa taon na ito. Ika ni Bill. Ano? Amin na itong pera? Tanong ni Leonard. Young Master, sigurado ka ba? Hindi ka ba natatakot na itakbo namin ang inyong pera? Tanong ni Nico. Nasa sa inyo kung itatakas ninyo ang aking pera. Saan ba kayo makakahanap ng magaang trabaho na malaki ang sweldo? Kung ipagpapalit ninyo ang inyong trabaho sa akin. Para lang sa perang iyan, desisyon ninyo iyon. Ika ni Bill. Hindi. Magiging tapat ako. Sabay na bigkas ng dalawa. Magaling. Ngayon maaari na kayong umalis at tatawag na lang ako kung may trabaho kayong gagawin. Leonard, pakibalik ang sasakyan kay Dominic. Nico, bumili ka ng mga upgraded na computer na kailangan mo. Utos ni Bill. Lumapit si Nico at iniabot ang laptop niya kay Gina saka sinabi. Mga Mrs. Elite, kung may pag-uutos man kayo, agad ninyo kaming tawagan. Bigkas ni Nico. Salamat, Nico. Sabay na bigkas ng 7. Dumating si Sayana at agad na natulala ang dalawa. Miss Sayana Mendez. Sabay na bigkas ni Nico at Leonard. Nico at Leonard. Anong ginagawa ninyo dito? Tanong ni Sayana. Kami ay magtrabaho na sa Young Master Elite. Bigkas ni Leonard at Nico. Sayana, kilala mo sila? Tanong ni Bill. Oo naman, naging mag-aaral ko sila noong unang pasok ko sa paaralan. Parehas silang magaling sa kani-kanilang mga kurso at lagi silang nangunguna sa klase, kaya natatandaan ko sila. Ika ni Sayana. Miss Mendez, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Leonard. Isa ako sa asawa ng inyong Young Master. Bigkas ni Sayana. Ano? Isa kay din sa asawa ng Young Master. Papanong nakuha ni Young Master ang lahat ng mga magagandang diwata sa Richwell City? Tanong ni Nico. Tumingin ang lahat kay Bill. Umiti si Bill saka sinabi. Haha, siguro dahil isa na akong elite. Ayon kay Bill saka tumawa. Hindi din nagtagal at umalis na ang dalawa. Si Bill ay may daladalang pagkain galing sa hotel na pinaluto niya para sa kanyang mga asawa. Asawa, saan ka nagpunta kanina? Tanong ni Candy. Nais ni Master Ring bumuo ng martial arts school, kaya nagtungo kami sa pagtatayuan ng kanyang martial arts school kasama si John Ash at Hesa. Paliwanag ni Bill. Kung gayon, saan itatayo ang martial arts school ni Master Ring? Tanong ni Sandra. Katabi lamang ng Richwell University. Bigkas ni Bill. Magaling, malapit lang pala dito sa bahay. Ika ni Dina. Tama. Para paglaki ng aking mga anak, matuto din sila ng martial arts. Ika ni Bill. Hindi. Sigaw ng lahat sabay tingin kay Bill na masama. Bakit ba? Tanong ni Bill. Ayaw namin maging aswang ang aming anak. Bigkas ni Candy. Candy, kailangan kong gawin iyon. Dahil iyon ang paraan. Ika ni Bill. Oo na. Basta hindi lalaki ang anak namin katulad mong manyok. Ika ni Candy. Ah, manyok. Ika ni Bill saka ginaya ang si Candy habang ang buhok ay katulad sa gupit kanina. Inulit ni Bill ang sinabi ni Candy sa itsurang itlog na may bangs habang sa mukha ni Candy. Agad na naibuga nila ang kanilang mga kinakain at nagpigil ng pagtawa. Kumain si Bill habang ganoon pa rin ang kanyang mukha. Labis na pagtawa ang pinakawala ng lahat at agad silang nabusog kakatawa. Si Sayana ay hagalpak ang tawa dahil ngayon palang nakita ang ganitong itsura. Nakita ni Bill na labis ang tawa ni Sayana, kaya agad siyang nagpalit ng mukha ni Sayana. Ngunit agad na nagalit ang lahat bukod kay Sayana. Si Sayana at tawang-tawa sa kanyang itsura na ginaya ni Bill. Bill! Saway ni Lily sa galit na tono. Bakit? Tanong ni Bill. Bakit maganda pa rin si Sayana kahit ganyan ang buhok? Napakadaya. Ika ni Lily. Oo nga, nakakabwis at ba't pagmukha namin nakakatawa? Pag kay Sayana, maganda pa rin. Tanong ni Daisy.